nag-aaway, di ba dapat kung mag-asawa na kayo, live-in partner in this case, ba't di na kayo magbigayan? But ma'am, sorry ha, hindi sa kinakampihan ko siya. Ba't di mo lang kasi siya pagbigyan kung halimbawa gusto niyang total, magkasintahan naman kayo? Sumapoy yung pakiramdam ko. Halos kada hapon po, nilalagnat po ako, sumasumapoy yung pakiramdam ko. Ang bigat po ng ulo ko. Hindi niya po maintindihan, hindi niya po marespeto yung ganung ano ko po. Kasi pina-injectionan niyo po ako ng family planning kasi po hindi po niya mapigilan yung sarili niya. Gusto niya po kong galawin para po daw safety. Ito yung pina-injectionan niya po ako. Pag ayaw niyo po ma'am, pag tumatanggi kayo doon sa kagustuhan niya makipag-sayo agad-agad, ano pong nangyari? Ano pong ginagawa niya? Ano po, mumurahin niya po ako tapos ano, hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. Naghihiyakan po yung mga bata, nagugutom na, ganito pa niyan. Magmamakawa po sa kanya, bumili na siya ng pagkain. Aba, sasabihin po niya sa akin, bakit? Ganito ganyan, di ba ayaw? Ako, ganito ganyan. Ganito po yung ginagawa niya. Aalis po siya, pupunta po siya kay Donate, ano, magbablog po sila. O kaya magla-live na kita ko pong ganun sabay, nipiso po wala po kami pagkain dito. So kung ayaw niyo po makipags*** sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati yung mga bata po nadadamay. May pamangkin po akong tatlo na iwan sa Tunggalo. Siya din po nagpapadala, tapos kapag hindi din po kumain, pati po yung tatlong bata doon, hindi din po niya pinapadalaan. Pati mga anak niyo po, ilan po anak niyo ma'am? Yung anak po niya, isa lang po yung anak niya sa akin, tapos may isa po siyang anak. Okay, so... Kaya yung anak po niya, sustent po niya. Kaya nga po, so anak nyo sa kanya, tapos anak niya sa previous relationship, plus tatlong pamangkin, lima. So, lahat po yung nasa poder ninyo? Yung tatlong bata po nasa Dunggalo po, nasa poder po niya yung kapatid ko po ngayon, asawa po niya, tsaka yung dalawa ko pong pamangkin. Hindi naman po dapat sila mapupunta dito. Si Tegla po mismo nagsabi na pumunta po yung kapatid ko dito para po matulungan ako mag-alaga. Kasi po hindi po siya yung nag-alaga ng anak namin. Simula po pagising, natupag niya lang po pag-vlog. Madalas niyo ubang gawin to na kapag ayaw niyo makipag-s*** sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata? Opo. Kahit po sa harapan ng mga pamangin ko ng kapatid ko, naririnig po nila pag umingi po ko ng pambili pagkain, sasabihin niya po sa akin, oh, gusto mo pambili pagkain, sige tara muna. Ganun po ginagawa niya. O kaya po pag nasa kwarto po kami, sasabihin niya sa mga pamangin ko, labas muna kayo doon, saglit lang. Pinapalis yung mga bata para mag-s*** kayo? Opo, minsan po, isang beses po, noong last week lang, katabi ko po yung pamangkin ko, nanonood po sa cellphone na hawak ko. Nagtakip lang po siya ng humot. Wala po magawa. Kailangan po magpadala sa mga pamangkin ko. Kahit po masama ang ramdam ko. Ganun po yung gusto niya. Bakit po siya nagkaganito, ma'am? Po, alam niya po kasi sa kanya kami nakasanduli. Sorry, ma'am, at sorry kay Tekla. Mamaya subukan natin siya kontakin. May bisyo ba ito? Wala na po. Wala siyang bisyo. Okay, good. Trip wala lang niya po. Talaga. Uminto po siya last year. Last year pa siya uminto? Opo, last year po. Okay, mabuti naman. Now, paano ma'am kapag halimbawa, hindi ka nagkipag-s*** at hindi ka niya binibigyan ng pagkain, so paano kayo nakakain ng anak niyo at mga pamangkin niyo? Hintayin po na ano, na bumalik po siya, tapos ang gagawin po niya, hawak ko po yung anak ko, natulog po sa dibdib ko, kukunin po niya, magmamaster na lang po siya. Okay. Oh man, I don't believe I'm hearing this. Tapos medyo yung punawa ko yung anak ko, ulang ganyan. Inapadede ko po yung anak ko. Dumikit po siya sa akin. Tapos, inawakan niya po yung masalang parte ng katawang ko, tinatabi ko po siya. Sabi po niya, bakit makubos pa yan? Tapos inayaan mo na lang po siya. Hanggang sa nagmaster na lang po siya. Pati ko yung mukha ko sa akin, mukha lang anak namin na 4 months old, dinalisikal. Tapos tumawa lang po siya, nakala mo din mo, sabi niya, sorry anak. Sabi ko lang, walang niya, pati anak ko, tinalisikal. Tumatawa-tawa lang po siya. Sigurado kayo, tumigil na po siya sa kanyang dating masamang bisyo? Opo. Kasi yung mga gawain gano'n na magsasarili siya and then tapos papatalsikin niya doon sa bata at sa inyo, eh parang gawain niya ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Opo. Pag nakaupo po yung mga pamangkin ko, sisilipin niya po yung basa ng parte ng katawan. Kala niya po biro. Sabihin niya, ay dito, bebe, karuting ko yan eh. Tapos kung paano niya po mura-murahin yung mga pamangkin ko, sasabihin niya po na lumayas ka dito. Kasi po nagsiselo siya kasi malapit po sa akin yung mga pamangkin ko. Tapos pag hindi po umalis yung mga bata sa tabi ko, isusugsog niya po sa akin yung pamangkin ko. Kaya di kayo magsama, kayo mag-live-in, ganito ganyan. Tawagan niyo nga si Tekla, ano,
Odette, kanina nakausap natin, may taping. Inaanyayahan po namin si Tekla. Ang tunay niyang pangalan si Romeo Librada. Si Mr. Romeo Librada, a.k.a. Tekla, na kayo po ay magbigay ng inyong pahayag para maging fair naman po dito sa inyo. Kayo po ay papayagan namin magsabi ng inyong pong panig. Pagkatapos po ninyong taping, pwede kayong tumawag dito or pwede pong bukas magsalita po kayo, magbigay po kayo ng inyong reaksyon. Tawagan mo si Attorney Garrett. Odette, tingnan natin kung anong kaso ba dito na pwedeng isampa just in case kay Tekla. Marami sa mga netizen nagsabi hindi sila makapaniwala. Well, makikita naman doon sa video. Kayo na hong bahala magbigay ng komento. Ako ayaw kong magsalita. Pero nandiyan naman yung video para kayo na hong maging judgmental sa kaso nito. Ma'am, meron doon sa dulo na video na sumisilip siya sa kwarto. Ano po yun? Nasa banyo po ako noon. Kahapon lang po yun. Yun nga po yung nanok po siyang bumili ng mamalengke na po siya. Ganto ganyan. Sinundan niya po ako sa kwarto. Ay, sa CR po. Tapos? Ayun nga po, tinatanong po niya ako anong ulam. Tapos basta daw po mamaya. Alam niya, alam ko na daw po yun. Ah, so, ibig sabihin, araw-araw gusto niya may nangyari sa inyo? Hindi po, siguro kada makalawa po, ganto ganyan. Pero araw-araw po, kahit po sa harapan ng mga pamangking ko, paano niya po hawak-hawakan yung parte ng katawan ko. O kaya po, didikit po siya sa likuran ko, sabay amba po siya ng pagganong. Gaganunin niya po ako kahit po sa harapan ng mga kapatid ko. Ilan taon po yung mga kapatid niyo? 22 po. May mga minor po? Pamangking ko po, nandito. Attorney Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Alright, yung binabanggit ni Ma'am Michelle, narinig mo naman kanina pa, ano, nakamonitor ka. Yes, sir. Tama po. Meron bang kaso dito si Tekla? Yes, sir. Napakalinaw po ng kaso dito, no? I would like to first quote yung Supreme Court natin, no, in the case of People of the Philippines versus Edgar Humawan, na walang property rights ang husbands over the body of their wives. Hindi po basta kasal sila, lahat ng gusto nilang gawin sa katawan ng kanilang asawa pwede nilang gawin. Kailangan po nilang respetuhin yung right ng babae to refuse sexual relations kapag ka may sakit or kapag ka ayaw lang ng babae. In that manner, Sir Rafi, under our Violence Against Women and Children law, itong pagpepwersa mo sa kanya ng sexual advances at wini-withhold mo yung pera without these sexual